Isa ka pagpalang araw sa inyong lahat at welcome back sa ating catechetical episodes. Ang unang-unang topic natin ay ang kahulugan ng sakramento ng kumpil. Ano ba ang ibig sabihin ng sakramento ng kumpil? Kasama ang binyag at ang Eukaristiya, ang sakramento ng kumpil ay ang sakramento na kung saan siya ang bumubuo sa tinatawag na mga sakramento ng panimulang hakbang ng mga Kristiyano, sacraments of initiation, na kung saan mahalagang iniingatan ang pagkakaisa ng tatlong ito. Lamunin nyo, ang pagtanggap sa sakramentong ito ay kailangan merong pong purpose na para sa ikakalaganap ng biyaya at grasya ng binyag. Sa katunayan, para sa mga binyagan, according sa Katekismo ng Iglesia Katoliko, no, number 1285, sa sakramento ng kumpil ay lalo silang nasasanim sa simbahan at pinalalakas ng isang tanging kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bilang mga tunay na saksi ni Kristo, lalong hinihingi sa kanila na ipalaganap at ipagsanggalang ang pananampalataya sa pamamagitan ng mga salita at gawa. Alam po ninyo, mga kapatid, ang kumpil, dati po siyang bahagi ng pinalawak na rito ng binyag. Siyempre, nagkaroon po ng maraming members, no? Maraming sumanib sa ating simbahan at nagkaroon ng maraming developments. Nabuo bilang hiwalay na sakramento ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay na siyang nagpapanatili ng biyaya ng Pentecostes. Makikita po natin ito doon po sa Katekismo para sa Pilipinong Katoliko o KPK. Ang article ay numero 1659. Sa silangan, tinatawag ang sakramentong ito na chrismation, pagpapahid ng krisma o ng banal na langis na may pabango. Sa kanluran naman, ang tawag po dito ay kumpil or confirmation, nangangahulugan na pinagtitibay nito ang ating binyag na kumukumpleto sa panimulang hakbang ng Kristiyano. At nagpapalakas din po ito ng biyaya, ng grasya, ng binyag, kapwa mga bunga ng Espiritu Santo. Makikita naman po natin yan sa Katekismo ng Iglesia Katolika number 1289. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang kumpil ang sakramentong nagkakaloob sa mga binyagan ng biyaya ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay at pagpapahid ng krisma sa kanila. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, higit na napapalapit ang kanilang ugnayan sa simbahan at nagpagkakalooban sila ng lakas upang buong tapang maipahayag nila ang pananampalataya sa salita at sa gawa at aktibong maipalaganap ang mabuting balita o ang ebanghelyo. Makikita po yan sa Katekismo para sa Pilipinong Katoliko o KPK number 1659. Yan po ang ibig sabihin ng sakramento ng kumpil. Ito po ang ibig sabihin, ang kahulugan ng sakramento ng pagtanggap ng mga kaloob ng Espiritu.